Hi! Ang recipe natin ngayon ay lumpiang sariwa. Mag-uumpisa tayo ng pagluluto ng ating palaman. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So, kailangan natin ng giniling na manok. Pwede kayong gumamit ng baboy. Singkamas. Yan. Repolyo. At patatas. Maglalagay din tayo ng kamote. Carrots at saka ng beans. Gagamit tayo ng patis at saka ng paminta para sa pampalasa. At syempre, sibuyas bawang sa paglilisa. So, gagamit tayo din tayo ng mani para sa paggarnish at lettuce for decoration. Gagamit din tayo ng chicken broth cube. So, umpisa na natin ang pagluluto ng palaman ng ating lumpiang sariwa. Una, igigisa muna natin itong ating sibuyas at bawang. Pag okay na yung ating sibuyas at bawang, ilalagay na natin yung ating manok. Igigisa rin natin to hanggang sa maging medyo kulay puti na yung pagkalaman niya. Then, i-add na natin itong ating paminta. Tatakpan lang natin to at hihintay natin itong maluto. After ng mga ilang minutes, ito na yung ating giniling na manok. So, okay na to. Pwede na natin i-add ang ating patatas. Ayan. At saka yung ating carrots. At yung kamote. Inuna natin to kasi medyo matagal siyang maluto. Then, i-add na natin itong ating chicken broth cube at yung ating patis. Nasa sa inyo po kung gaano karaming patis yung ilalagay. Nasa sa inyo po kung gaano kaalat. Takpan lang natin to at hayaan natin maluto at lumambot yung mga gulay. Ayan, medyo malambot na yung ating patatas at saka carrots. Ayan, pwede na natin i-add yung ibang gulay. Lagyan natin ating beans at saka yung singkamas. Dagdagan din natin ng kaunting tubig. Takpan lang ulit natin to, tapos hayaan natin siyang mag-simmer for ilang minutes. Lastly, ilalagay na natin itong ating repolyo. Ipinanghuli natin to repolyo kasi mabilis naman siyang maluto. So, hintayin lang natin itong malanta. It means na luto na siya. Once na maluto na itong ating gulay, isa-set aside lang natin to, tapos pwede na tayong magluto ng ating sauce. Ang natin lulutuin ay yung ating sauce. So, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng tubig, toyo, asukal, at cassava flour. Maglalagay din tayo ng kaunting asin. So, umpisa na natin ang pagluluto ng ating sauce. Sa isang kaserola, pagsasama-samahin lang natin yung mga ingredients. Unahin natin yung tubig. Then, yung asukal. Tapos, lagay na rin natin yung ating toyo. At yung ating cassava flour. Maglalagay din tayo ng kaunting asin. Tapos, hahaluin natin ito mabuti hanggang sa madissolve yung ating cassava flour. So yan, once na madissolve na yung ating cassava flour, bubuksan na natin yung apoy at aantayin natin itong kumulo. And after ng ilang minutes, eto na siya, medyo malapot na siya. Yan.
So, ilulutuin pa natin to ng mga ilang minuto pa and then isa-set aside natin. So, sa ngayon, pwede na tayo magluto ng ating lumpia wrapper. Pagluluto ng ating lumpia wrapper, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin ng harina at cornstarch. Maglalagay din tayo ng mantika at itlog. Lalagyan din na natin ng tubig. Yan. So, umpisa na natin ang pagluluto ng ating lumpia wrapper. Mimix lang natin yung ating mga ingredients. Start tayo sa itlog. And then, add na natin yung ating tubig. Mimix lang natin siya. And then, add na natin yung ating mantika. At saka yung ating harina. Then, yung ating cornstarch. Maglalagay din tayo ng kaunting asin. Yan. I-mix lang natin to hanggang sa mag-combine sila lahat at ma-dissolve yung ating harina at cornstarch. Yan. Make sure na walang buo-buo yung ating mixture. Ready na tayo for frying. Okay, so i-grease muna natin yung ating kawali. Yan, maglagay lang tayo ng konting mantika tapos ipunas lang natin. Once na mainit na yung kawali, pwede na tayo maglagay ng mixture. Pagkatapos saka natin, paiikot-ikotin itong ating kawali. Mabilis po itong maluto, so kailangan mabilis din ang pagkilos dito. Kapag naluto na, saka natin babaliktarin. Pagluto na yung ilalim, pwede na natin itong baliktarin. Yan, dahan-dahan lang pong pagbabaliktad. Umpisahan natin dito sa gilid and then iangat lang natin, saka natin ipiflip. Yan. Antayin lang din natin itong maluto. Yan. Sa tingin ko, luto na ito. Yan. Medyo nagbo-brown na siya ng konti. So, pwede na natin itong hanguin at maglagay ng another mixture ng ating wrapper. And once na luto na yung ating mga wrapper at medyo malamig na yung mga ingredients, pwede na tayong magbalot ng ating lumpiang sariwa. So yan, maglatag lang tayo ng ating wrapper and then lalagyan natin ang ating filling. Pagkatapos, dahan-dahan natin itong babalutin. Yan. Titiklopin lang natin dito sa gilid, sa magkabilang gilid. And then, saka natin iro-roll. Ilagay naman kayo ng lettuce, ngayon ay pwede nyo na ilagay. Yan, isingit nyo lang dito sa gilid and then saka nyo itutuloy yung pag-roll ng ating lumpiang sariwa. Yan. Pag isa-serve na natin yung ating lumpiang sariwa, lalagay lang natin ng ating sauce. Yan. And then, i-garnish natin ng ating dinurog na mani. At eto na po ang aking lumpiang sariwa with homemade wrapper. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking recipe. Huwag nyo pong kakalimutan na i-like yung aming mga videos at mag-subscribe sa aming channel for more recipes. Happy cooking and enjoy!